Pero wala akong nakita because out of stock pa rin siya. Buy one, take one siya. And this costs 99 pesos. So yung half ng face ko, isire-remove ko siya using yung from room temperature lang. And then yung another half is yung galing sa ref. Hello, Jammies! Welcome back to our channel. For today's video is itatry naman natin itong bago na skin, na fresh Skinlab, sorry, Jeju Aloe Eyes na wipes. Ayan siya. Actually, nagpunta ako sa Watson's and I am looking for yung Aloe Eyes na nasa tub. Pero wala akong nakita because out of stock pa rin siya. So, fresh Skinlab, baka naman pakidanihan po yung stocks sa lahat ng Watson's nationwide kasi sobrang nagkakaubusan po talaga. And I really just wanted to try it. Kahit hindi ko na nga ma-review kasi medyo late na din and marami na rin nakapag-review and nakapagsabi ng thoughts nila about that. Pero gusto ko lang talaga siyang itry sa, for me as a skincare product or skincare routine na matatry ko. So there. And ito yung nakita ko. So ito na lang yung natitira doon. And yung hair treatment ng Fresh Skin Lab Jeju Aloe Eyes. So nakapag-film na ako ng iba ko pang mga products na ni-review. So there, as you can see, naka-full makeup tayo. Hindi man actually full, pero meron tayo sa eyes. Meron tayong eyebrow product na nilagay. Meron tayong base, which is yung ginamit ko. Is yung current lang na ni-review ko din na ito, yung Nella Aura Radiance BB Foundation Cream. And then, yung lipstick is yung current ko ding nire-review na Savannah Lip Matte Soft. Soft Matte Lip Cream. So, ang haba din kasi ng name, kaya medyo nakakabulol. Alright, so let's go to this one. I got this pala guys, buy one take one from Watson's. Ayan siya. Ito yung plastic niya guys. Nakaganyan siyang plastic. Buy one take one siya. And this costs 99 pesos na yung dalawa. So there. And then, basahin natin. Actually, kaya ako siya pinaghiwalay na kasi yung isa nilagay ko sa ref. Yes, nilagay ko siya sa ref. Kasi ko-compare ko guys kung kamusta siya. Yung cooling effect niya with this one lang. Or you need to put that this sa ref kung gusto mo na mas malamig siya. Kasi since this one is aloe eye, so nag-expect ako na malamig siya sa face. Meron kasi ako actually na-review na icy mask. So, yung word na icy, napatunayan naman niya kasi malamig talaga siya sa face. So, this one, medyo na-expect ako na medyo may cooling effect siya sa face kapag ginamit. So, basahin muna natin yung nasa harap. This one contains aloe extract from Jeju. Aloe Vera Hydrating Makeup Remover Wipes with Cooling Effect. So, ayan na nga. With cooling effect na. So, let's see kung kamusta yung cooling effect nito. Kapag ito lang, yung from room temperature. And compare natin yung from the refrigerator. So, nilagay ko talaga yung isa sa ref, guys. Sa may baba lang naman, hindi ko nilagay sa freezer kasi baka, natatakot ako baka manigas yung essence niya sa loob. So, this one has an expiration date dito sa gilid. Ano siya? Hindi ko alam kung mababasa siya. Masyadong maliit lang yung print. And then, sa likod yung ingredients. Ayan siya, ingredients. And some of the mga claims nila. So, this convenient and gentle wipes contains soothing formula enriched with aloe vera extract from Jeju. It effectively lifts makeup from all over your face for refreshing cleansing experience. So, how to use? Use wipes as needed to quickly and easily remove dirt and makeup from your face, neck, and around your eyes. So, yung half ng face ko, isire-remove ko siya using yung from room temperature lang. And then, yung another half is yung galing sa ref. So, try natin. So, ito siya. Ito yung galing lang sa, dito lang sa vanity ko, room temperature lang siya, guys. Okay naman yung ganyang tissue. Hindi naman siya madaling mapunit, I think. Ayan siya, in-expand ko. Yung amoy niya, medyo amoy ano siya, menthol. So, tingnan natin kung kamusta. Dito muna ako magbubura, guys.
Naka-light BB cream lang ako, guys. Kaya, ayan siya. So, walang ako ng salamin and dire-remove ko yung half ng face makeup ko. Mabango siya, guys. Actually, gusto ko yung amoy nito. So, there. Kuha niya yung eyebrow product na ginamit natin sa face. I mean, sa eyebrows ko. Nakita niyo na naman ang aking bare face na sobrang kita yung eye bags. So, there you go, guys. Compare nyo yung ditong part na natatakpan ng BB cream yung aking dark under eyes. And super okay siya. Actually, ginagamit ko kasing pang-alis ng makeup na wipes. Before is yung Pure Derm. And okay naman siya, pero mas gusto ko yung amoy nito. Yun. Tingnan natin yung sa may eyes, guys. Naka-eyeliner ako. As you can see. Ooh! There! Meron pang konting natira, guys. So, dalayan pa natin siya. God! Nabubura niya talaga. And, ang gusto ko pala dito, guys, look, ginaganito ko siya sa eyes ko, pero hindi ako naghihilam. Knowing na this one has a makeup remover na essence, parang ganun, na ingredient, pero hindi siya nakakahilam, guys. And, sobrang aalis niya yung aking eyeliner. Sometimes kasi, pag magamit ako ng mga makeup remover, alam mo yung namumuo, I mean, kumakalat sa dito banda yung eyeliner. So, nagmumuka akong panda eyes. Pero this one, ayun. Wala na yung eyeliner ko, guys. And there, lipstick na lang yung natira. So, eto siya. Isa lang, guys, and nabura na yung half ng ating makeup. Tingin ko naman, kapag binuo ko nga to, okay na okay pa to. Pero, since pag titingnan natin kung kamusta yung malamig. So, hatiin natin. Kalahati ng lipstick. So, there. And pala, hindi ito yung wipes na sobrang basang-basa. So, ayoko din kasi yung wipes na sobrang basa, guys. Na alam mong napansin ko kasi kapag yung wipes na ginamit ko pang remove ng aking makeup is sobrang basang basa. Kumakalat yung pigment ng makeup sa ibang part ng mukha ko. Like for example, etong lipstick. Kumakalat siya sa gilid. Yan para siyang nagbi-bleed. Ganon kasi sobrang basa yung wipes. Pero this one, there. Kita nyo ba yung difference, guys? Especially yung lipstick na part and yung eyeliner part nito. And ito yung magamit natin. Ito yung harap, which is yung BB cream inalis natin, blush, and yung eyeliner. Sobrang natuwa ako, guys, with the eyeliner kasi kumapit talaga siya. There. And ito yung sa lipstick. Alright, so gawin naman natin yung kabila. As in, burahin natin yung half. Sorry, nakatingin ako sa baba kasi nandito sila sa baba. Ito guys, yung basa. Ay, din basa. Ito yung galing sa rep. So, hindi ko alam kung kita nyo pero may moist siya sa taas. Yung cooling effect pala nito, okay lang siya. Hindi ko nararamdaman yung cooling effect actually. Na yun yung hinahanap ko. Kasi yun yung claim nila with cooling effect. So, let's see kung kamusta yung cooling effect niya kapag galing siya sa ref. Of course, malamig to guys kasi galing siya sa ref. Pero feeling ko, mas na-enhance niya yung cooling effect kapag nilagyan mo talaga siya sa ref. Okay. So, let's remove the other half. Okay, malamig siya, bes. Kasi galing siya sa ref. And, ewan ko ha, kung ako lang, mas naaamoy ko yung amoy na mabango nitong galing sa ref. And sobrang refreshing niya sa face. There.
sobrang nabura niya kaagad yung aking makeup. And then, brahin natin yung eyeliner ulit. Ganito ka magtanggal, guys, ng eyeliner. Binababad ko lang siya ng kaunting seconds. And then, wipe off ko. O, di ba bongga to, guys? At natatanggal niya talaga yung eyeliner and hindi talaga look. Walang bleed or kalat ng eyeliner anywhere. Sobrang gusto ko to. Kaya lang, guys, nung binili ko pala to, isa na lang to. So, Watsons. And sana mag-stock pa kayo, Fresh Skin Lab. Sobrang, ay nako, mag-hoard ako na to. Gusto ko siyang pang-alis ng makeup. And kahit hindi siya pang-alis ng makeup, guys, sobrang refreshing niya, lalo na kung malamig talaga galing sa ref. Kasi, hindi siya oily sa pakiramdam. Kasi, di ba, ibang makeup remover is may, yung lalo yung mga oil-based. Yan. Alam mo na meron ka pang dapat i-wash off sa face. Pero, of course, ako, after ko nito mag-facial wash pa ako. Pero, minsan kapag tamad ka na, this one will gonna work, guys. Hindi siya malagkit sa face. And hindi din oily. So, now, let's go to the lipstick. Isang swipe lang, best! Oh, bora agad. There you go. So, ito siya, guys. And yung kabilang part is yung cream eye. Siguro kapag naka-foundation ako, guys, mas makapal yung matatanggal nito sa face ko. Pero for now, since naka-BB cream lang ako, okay na siya for me. So, ayan, ito siya, guys. Ito yung nagamit natin. This one is the backside, yung ginamit natin for the lipstick. And ito is yung sa BB cream and yung mascara, all blush. So, there you go. So, na-compare ko din pala siya, guys. First, ayan, sasabihin ko muna yung thoughts ko about this Fresh Skin Lab Jeju Aloe Eyes na wipes. First of all, yung price niya. Buy one, take one for 99 pesos. For me, okay na din naman. Ito yung malamig. For me, okay naman siya yung price niya. Kasi meron din naman akong ginagamit na mga wipes na may makeup remover na mostly 100 pesos pataas yung price. Pero mas maraming laman yon. This one only has 15 wipes. Pero nakita nyo naman siya mag-perform, guys. Even yung eyeliner, hindi ko na kailangan umulit pa ng another one para mabura. Yung eyeliner, natanggal niya talaga and hindi kumalat yung eyeliner. Kasi hindi rin siya ganun kabasang-basa, which I like. Hindi rin naman siya ganun tuyo. Okay naman siya. So, yung soak lang talaga siya natama. Tapos, yung availability, guys, yun lang yung medyo ano ako ng konti. Kasi yun nga, nagkakaubusan talaga even itong wipes. Nung binili ko to, isa na lang siya talaga sa Watsons. Kaya dinampot ko na agad kasi ang first priority ko is yung aloe eyes na nasa tub pero wala. So, I just prefer to review this one. So, there. Sobrang sana makapag-stock pa ng marami. Kasi definitely, for me, 15 sheets. Madaling maubos to para sa akin kasi everyday ako halos naka-makeup pag sa office. So, gagamitin ko talaga to, guys. Sobrang tipid. Isa lang is pwede na ma-cover up yung face mo kung buburahin mo lang yung makeup mo. There. And another one is yung cooling effect niya. For me, medyo hindi ko na, I mean, nag-expect ako sa cooling effect kasi medyo nakumpara ko siya dun sa icy mask na tinry ko before. Na-review ko rin yun. So, if you wanted to check my review of dun sa IC mask na yun, nalagay ko na lang din siguro yung link sa description box para mapanood nyo. This one, yung from room temperature lang, hindi ko naramdaman yung cooling effect, guys. Pero, nung nilagay ko siya sa ref. Pero, guys, nung nilagay ko sa ref, yung isang lalagyan niya, yung isang piraso nito, yun, mas naramdaman ko yung lamig and sobrang refreshing niya sa face. Another one na gusto ko is yung
kahit na alam natin na meron siyang laman na or meron siyang ingredient na makeup remover dito sa wipes, hindi siya yung oily na parang after nung wipes na gagamitin mo is mag-wash off ka pa ng facial wash. Ako kasi yung ginagamit ko before, yung Pure Derm, medyo, since argan oil nga naman kasi yung kasama nun, I mean yung ingredient niya, medyo yun nga, may pagka-oily pa siya sa face ko. So ginagawa ko after ko mag-remove using yung wipes is nag-facial wash pa ako. Pero eto, guys, hindi siya oily sa pakiramdam and hindi rin malagkit. So sobrang refreshing na lalo na pag galing sa ref. Hindi ko naman nila-recommend na eto lang yung gamitin nyo. Na of course, kung sanay kayo na facial wash pa o yung normal routine nyo ng skincare, okay yung gawin. So parang naisip ko lang if ever lang na you are so tired for that day and gusto mo nang magpahinga, gusto mo nang matulog, don't ever sleep ng makeup sa face nyo. Kasi actually, na-try ko yan, tinamad ako, natulog ako, pagising ko, may pimple na ako. This one will definitely do the job. Tanggalin nyo lang using this kung gusto nyo nang matulog. Yan. Pwede kayong gumamit, kung gusto nyo gamitin dalawa para mas sure kayo na buradong-burado lahat ng makeup nyo. So, ayan, gamit lang kayo ng dalawa. And last but not the least, guys, is, ano pa bang pwede kong sabi dito? Ayun, yung tissue pala niya, guys, yung pinaka-cloth nito, hindi siya yung madaling mapunit. Like, ayan o, in-stretch ko na siya, guys. May stretch siya, oo, pero hindi siya mapupunit. So, that's it for my first impression review with this Jeju Aloe Ice na wipes from Fresh Skinlab. So, sobrang nagustuhan ko siya with the first use. Kita niya naman, guys. Nga pala, yung ginamit ko pala, guys, na lipstick is yung matte siya. So, alam naman natin na kapag matte lipstick, minsan merong mahirap tanggalin. Pero nakita nyo naman kung gaano siya kadaling tanggalin using this one. And one swipe, burado agad. Merong mga natirang residue, kaya nililis ko ulit. Pero, napakita ko naman sa inyo na nabura siya kaagad, diba? So, ayun lang guys. And if you find this video helpful in any way, lalo na dun sa mga nagwa-wonder kung kamusta din to mag-work, kung katulad ba siya nung nasa tub, kasi nga, since pareho siya na may Jeju Aloe Eyes. If you find this video helpful, don't forget to give this video a thumbs up. And also, if hindi ka pa nakakasubscribe sa ating channel, please consider subscribing to our channel. And i-hit mo na din yung notification bell sa tabi ng subscribe button para maging notified ka whenever I post a new video. Especially yung mga ganitong skincare products. Mas sobrang love ko kasi talaga mag-try ng mga skincare products kasi sobrang mas gusto kong mag-invest sa skincare routine compared sa makeup. So, that's it for our video for today about this wipes ng Fresh Skinlab. So, that's it for our video for today, guys. I hope to see you on my next video. Bye!